Ayan. At syempre, pag may sinabi din yung speaker na kailangan palakpakan, dapat pumapalakpa ka rin. Di ba? Kasi bakit guys, pag the moment ka na nagigets mo yung sinasabi ng speaker, nakakasunod ka, ibig sabihin natututo ka. Tama ba? Hindi loading yung wifi. Kasi may mga may mga nag-a-attend ng training, loading yung wifi, tama? Kahit nag-joke na yung speaker, 5 minutes pa bago makagets, bago tumao. Di ba? Kaya mas maganda focus talaga at saka makipag-cooperate. Okay lang ba 'yon? So far yun lang naman po yung house rule natin. Kaya willing bang gawin? Yes. Willing bang sundin? Yes. Okay, tingnan natin. Ayan, so syempre guys, since nakapag-house rules na ako, okay lang ba tulungan nyo ako na i-welcome yung speaker natin? Yes. Alam nyo ba yung traditional clapping natin? Yes. Alam nyo yung 1 billion? Yes. Okay, so sample tayo. Dapat yung palakpak nyo, yung woo nyo, nakadepende sa pangangailangan nyo. Okay, dapat kung matindi yung pangangailangan mo, dapat mas malakas yung palakpak mo. Okay? So, sample tayo. 1 billion. 2 billion. Merong hindi nakakapag-cooperate talaga. Kasi mas malakas pa to pag lahat nakipag-cooperate eh. Tama ba? Okay, bigyan natin yung chance yung iba. Okay, so bigyan natin ng 1 billion. 2 billion. 3 billion. At bilyon-bilyon palakpak para sa mga sarili nyo muna. Ayan. Ayan. So, syempre, guys, okay lang ba pag itini-up ko yung speaker natin, dapat okay lang ba sabayan nyo na lang din ng wow? Ayan. Di ba? Okay lang ba magsitayuan ng lahat? Ayan. So, alam nyo ba, guys, yung magsasalita dito ngayon sa harap, ito lang naman yung power speaker ng Dow Elevate. Kaya okay lang ba, bigyan natin ng 1 billion, 2 billion, 3 billion, at bigyan natin ng bilyon-bilyon palakpak para kay Sir Robert Dulnuan. Ayan. Palakpakan naman natin yung gwapo nating host. Gwapo ba? Ayan. Testing muna natin to, commander. Paano ba to? Ayun, mandar. Ayan. Testing lang yun. Ayan. Good morning ulit. Grabe, punong-puno. Ba't may butaw dito na isa? And good morning. Grabe. Kapokus ba? Yes. Ready na ba matuto? Yes. Talaga? Yes. Ayan. Pakita naman ng mga smile nyo para mas ganahan ako dito. Smile. Ay, sabi ng isa. Oh. Ayan. So, by the way, andito tayo para matuto, tama? Pero bago ang lahat, syempre pakilala muna ako. Sino dito yung mga bago ngayon? Ngayon lang talaga umatin ng New Leaders Orientation. Ngayon lang talaga. Wow, palakpakan naman natin mga yan. Sino man dito ng mga galing sa malayo? Saan ba galing yung mga yan? Bacolod? Ay, grabe naman yan. Ibang level. Yan. So, palakpakan natin mga yan kasi andito lahat. Alright. Good morning ulit. Ayan. My name is Robert Dulnuan. So, Tubong, Nueva Vizcaya. Sino dito yung mga Ilocano? Ay, kukunti. Yung mga Igorot. Sino dito yung mga Bisaya? Bicolano? Manileño? Ano yung iba? Ayan. So, Amerikano daw. Wow. May afam. Ayan. Okay. Tama na. Okay. Tama na. Kasi mag-aaway lang kayo. Okay. Ang topic natin today is New Leaders Orientation. Okay.
new leaders orientation. Kaya kung ikaw ay bago o medyo bago, naluluma na, isipin mo, bago ka pa rin kasi ang topic natin, new leaders orientation. Tama? Kung ikaw ay bago, kailangan mo namnamin talaga ito. At kapag ikaw ay medyo luma-luma na, mas maganda, nare-remind ka pa rin. Tama ba? Ayan. Kasi ang training na to, alam mo ito, ito yung sa nagpatibay sa akin kung bakit hanggang ngayon nandito ako sa negosyong ito. Background ko, OFW Korea. Ang laki ng sahod doon, pero nung na-share sa akin ng ganitong opportunity, nakita ko, naintindihan ko, sabi ko, wala nang balikan. Tama? So, congratulations sa inyong lahat. Palakpakan ulit sarili nyo. Alright. So, ang pag-uusapan natin dito is orientation. Okay? Di natin pag-uusapan about sa produkto, about sa kitaan, kundi orientation. I-orient ka dito kung ano yung pagdadaanan mo, ano yung proseso dito sa journey na gagawin mo negosyo. Tama? Yan. Huwag niyang pansinin yan. So, orientation. Ano ibig sabihin niya? Ayan. Saan? Lumabas na. Orientation. Ayan. May definition, sabi niya. Pakibasa po. Thank you. Orientation. Ibig sabihin, it's a adjustment or alignment. Tama? Ibig sabihin, dito, ina-align ka kung ano yung mamaya itatabi kung ano i-align. Okay? So alam naman natin, sa lahat ng dinaanan natin sa buhay, dumaan tayo sa orientation. Sino dito yung mga nag-enroll sa school? Naranasan? Nag-enroll? Oh, di ba pagpasok mo sa school, sa university, ano yung unang ginagawa? Tama? Ino-orient ka doon sa school. Okay? Bago ka mag-aral, ino-orient ka para alam mo kung ano yung mga gagawin mo, ano yung mga requirement para ikaw ay makapasa. Tama? Yes. Sino dito yung nag-apply, nagtrabaho, natanggap? Ayan. OFW. Meron ba? Oh, marami din. So, lahat na mga yan, dumaan sa orientation bago ka natanggap. Tama? Oh, sa OFW ang tawag doon, Pitos, pre-departure orientation seminar. Ibig sabihin, sasabihin doon lahat kung ano yung pwede mong mangyari doon sa iyong pupuntahan. Tama? Ano yung, basta yung pwede mangyari, yung dadatnaan mo doon para at least ma-aware ka. Tama? So, ganun din dito, di ba, sa mga may asawa, di ba? Di ba na-orient din sila? Bago sila, wow, kakasalin ng pare o yung pastor, tama? No-orient din sila. Di ba? So, yun po yun. Dito rin sa negosyo natin, napakahalaga na ma-orient ka. Tama? Oh, ilang buwan ka na dito? Month or week? Oh, mag-3 months. So, palakpakan naman natin si Sir. Yan. So, napakahalaga na ma-orient ka para alam mo yung pagdadaanan mo. Kasi, siyempre, lahat tayo galing sa iba't ibang lugar. Iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, iba-iba yung lingwahe, yung pinanggalingan, yung kultura. Tama? Kaya nandito ka sa Tao Elevate, i-orient ka kung ano yung pagdadaanan mo, yung proseso sa negosyo na gagawin para pag naranasan mo yun, at least alam mo na training ka. Tama? Alright. Ano yung unang i-align natin dito sa sarili mo? Okay? So dito, wag mong isipin yung upline mo, yung downline mo, ang isipin mo, yung sarili mo. Okay? Kasi para sa'yo itong training na to. Ayan. Ano yung unang i-align natin dito? Mindset. Best mindset. Tama? Ang unang i-align natin yung mindset mo. Kasi bakit? Oh. Bakit? Kailangan na i-align yung mindset mo kasi 'di ba sabi ko, galing tayo sa iba't ibang probinsya, iba-iba yung mindset. Oh, sabi ko, iba yung mindset ng nasa nung Mindanao, yung taga Norte, taga Manila, tama? Yes. 'Di ba? Sino dito yung galing sa
Mindanao. Sino dito ng Bisaya pumunta Maynila tapos nagtatagalog? Anong sabi ng taga Manila? Ha? Anong matigas? Tumigas? Anong tumigas? Ah, matigas daw yung Tagalog, yung paano magsalita. Oh. So, ganun yun. Pero, ang point, yung taga Manila, pumunta sa probinsya, di ba? Nagsasalita ng Bisaya, di ba? Ina-appreciate mo? Wow, ang galing naman itong Tagalog, pero marunong mag-Bisaya, di ba? Kasi ako po dati, pumunta ako sa Korea, siyempre, yung mga Koreano, sabi nila, wow, Hanggu Malchari, wow, alam niya mag-Korean, sabi nila. So, ibig sabihin, na-appreciate nila. Oh, tama. So, dito, kung ano yung mindset ng taga-probinsya, mindset ng taga-Manila, magkakaiba. Tama? Yung pananaw, pag-unawa mo sa kaperahan, pananaw mo sa pakikipagkapwa, di ba? Iba-iba. Iba-iba yung mindset mo kung paano sa pagpapalaki sa pamilya, di ba? Yun, natalsikan ng laway. Oh. Yan. So sabi niya, pag natatalsikan daw ng laway, blessing yan. Yan. So yan yung kailangan natin na i-align yung mindset. Kasi dati, ang mindset mo sa akin na lang, ang mindset ko magtrabaho lang. Tama? Ang sabi ng magulang, mag-aral ka anak para paglaki mo, meron ka magandang trabaho. Kaya iyon yung na-mindset sa akin, o di ko alam, pati kayo, yun yung tumatak talaga sa akin. Kaya sabi ko, okay lang, sige. Kaya lang, ako napakayain, napakamahiyain. Tignan nyo, bulol-bulol nagsalita, di ba? Ganun yung probinsyano, o di ba? Pero, anong nangyari? Binago ko yung mindset ko. Nung nandun ako sa Korea, sabi ko, nung na-share sa akin ng opportunity na to, sabi ko, ang ganda nito. Hindi lang pala ito yung pagtatrabaho na pwedeng paraan para kumita. Oo. So, ang sabi ko, naintindihan ko yung negosyo. Sabi ko, yes, sige, subok. Wala namang masama. Okay? So, ibig sabihin, iniba ko yung mindset ko. Pumasok ako dito sa negosyo. Yan. So, kayo din, kung ano yung iniisip mo, yung mindset mo na itatak sa iyo yan, pwede mong baguhin yan. Tama? Kasi hanggat hindi mo mababago yung mindset mo, okay? Di ba? Walang magbabago. Kung ano yung naitatak dyan at yun yung pinapairal mo, nandito ka sa negosyo, 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 training, training, pinag-usapan. Tapos yung mindset mo, naisip mo, doon ka pa rin sa probinsya. Anong inisip mo doon? Wala talaga. Hindi ka magkakaresulta dito. Walang magbabago sa'yo dito. Walang mangyayari. Kaya kailangan mo na baguhin. Ayan. At sino dito yung mga nakikita niya sa sarili niya na merong nagbabago na? Ayan. Habang tumatagal. Ayan. Palakpakan naman natin yan. Ibig sabihin, sabi niya dito, ayan, changing. Ibig sabihin, merong nagbabago. Kasi sabi nga, for something, if you want to change, there must something to change. Tama? English yun. Ayan. Kailangan mo na baguhin yung mindset mo. Kasi bakit? Negosyo yung gagawin mo eh. Okay. Hindi pwede na yung utak mo. Trabaho, trabaho, trabaho. Tapos nandito ka, yung iba, negosyo, negosyo. So ibig sabihin, mahihila ka dun eh. Mahihila ka. Okay? Babalik ka dun at babalik ka. Kasi yung utak mo, nandun pa rin, inihila ka dun. Kaya kung ano yung iniisip mo, yun yung magiging buhay mo. Okay? Ano pa? Ayan. Ayan, sabi nga dyan, the poverty of the mind is where the root of actual poverty begin. Kaya iyon yung nagkukulong sa maraming tao kung bakit naroroon pa rin sila sa kanilang kalagayan. Tama, tignan nyo, hindi siya makaabante kasi bakit? Mabigat eh. Ayan. Iyon yung nagkukulong sa karamihan, pare-parehas naman yung opportunity sa mundo. Tama, pare-parehas ang oras natin, 24 hours a day. Pero bakit mayroong mga tao nandun sa ilalim ng tulay na nakahiga, okay, walang damit, at kung ano-ano pa, yung iba nandun naman, nakaganda ng bahay, gaganda, pero may natutulog, gisingin mo yung katabi mo, sikuhin mo. Yan. Kasi kailangan niyang mapalitan yung mindset niya.
Iniisip niya sa bahay, ano kayang ulam mamaya? Mama? Kaya kailangan mong gisingin, tulungan mo yung katabi mo. Mama? So dito, kailangan mo na baguhin yung mindset mo. Kasi bakit? Iyon yung nagkukulong sa maraming tao kaya hindi makamove forward. Pare-parehas naman tayo, tama? Pare-parehas tayo. Yung iba pa nga, may isang kamay, isang paa. Pero bakit may nagbabago sa kanila? Tama? Bakit umaangat sila sa buhay? Tama? Pare-parehas yung opportunity. Kaya lang, ang labanan talaga, yung labanan dito sa utak. Tama? Yung labanan sa utak talaga. Kung ano yung kumokontrol sa'yo, yun yung buhay mo. Tama? Yan. Okay lang ba tulungan nyo yung katabi nyo para hindi sila matulog? Kasi kitang-kita ko dito. Oo. Kitang-kita ko dito sa harap yung mga natutulog. Sayang naman yung training. Sayang yung oras nyo. Diba? So yun. Kailangan mo na baguhin yung utak mo. Tama? May natutunan? Yes! Ayan. 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 Kasi bakit? Kapag hindi mo binago yung mindset mo, hindi mo binago yung tumatakbo sa isipan mo, eto yung ano, limiting belief. Ayan. Ayan yung nakatali sa'yo kaya hindi ka makaabante talaga. Ayan. Ano yung limiting belief? Ayan. Ibig sabihin niya. Pakibasa po. You. Yan. Yan yung limiting belief. Sino dito yung isang linggo pa lang dito sa Tau Elevate? Taas ang kamay. Isang linggo pa lang, yung totoo. Yan. Yung totoo. Ngayon, isang linggo pa lang nag-join o bagong galing probinsya, isang linggo pa lang. Taas ang kamay. Halaga. Tayo ka nga, tayo. Yan. Ito si partner. Anong pangalan mo? Carlo. Ayan, ito si partner Carlo, isang linggo pa lang siya, ayan, andyan, nakikinig, tumatawa, pumapalakpak, pero at the bottom, upo ka na, at the bottom of his mind, sa kanyang isip, okay, tumatakbo pa rin sa isip niya, kaya ko kaya, totoo kaya to? Tama, na-entertain siya ngayon, tumatawa, pumapalakpak, sumasabay, kaya lang, sa isip-isip niya, meron siyang judgment sa isip niya, kaya ko kaya itong ginagawa nila? Tama? Kaya ko kaya ito? Kaya ko kayang gawin din yung tumayo sa harap? Yan. Tama? Sino nakaramdam ng ganun? Yan. Mayroong limiting belief kasi ako mismo, isa po ako dun sa, bago ako pumasok dito, ang daming limiting belief. Yung parang inuusgaan ko yung sarili ko. Kung kaya ko ba? Okay? Kung kaya ko malabanan yung hiya ko. Ayan. Yun yung limiting belief. Ano yung example ng mga limiting belief? Ayan. Example ng limiting belief, ito yung mga humahad lang sa'yo, sa atin. I'm not good enough. Nasabi mo din ba sa sarili mo minsan yan? Bago ka pumasok dito sa Tau Elevate o sa negosyo, nasabi mo, ako, hindi ako magaling. Hindi ako katulad mo. Ayan. Di ba? Sino dito yung sinesiran na approach ng apply niya tapos sinabihan niya yung apply niya ng ganon? Hindi ako magaling eh. Sabi niya. Okay, ano pa? I'll never be successful. Naisip niyo rin ba yun? Ah, hanggang dito na lang akong buhay ko eh. Yan. Tama? Maraming nag-isip ng ganyan kaya hindi sila maka-step forward. Iyan yung limiting belief. Sa ano pa? I don't have enough experience. Wala akong experience dyan. Ah, kaya ayaw niyang sumubok kasi bakit? Wala daw siyang experience. Tama? Pero sa labas naman, para ka magkaroon ng experience, subukan mo muna para magka-experience. Tama? Diba? Diba nung sumubok ko ng ligaw, sinubukan mo para magka-experience? Diba? O wala ka pang experience? Ayan. Di ba? Lahat ng yan, subok-subok lang. Kailangan mo na labanan yung limiting belief mo. Kasi bakit? Nakatali ka, oh. Gusto mo ba yun? Eh, ano pa? I'm not smart. I'm shy. Mahiyain ako, eh. Hindi ko kaya yan. Takot akong humarap sa tao. Takot akong makipag-usap kasi nahihiya ako. Oo. Ganun po ako, eh. Alam nyo yun, marunong na nag-iisa na lang. Meron bang ganun? Ah, kasi ako talaga sa probinsya, mapag-isa ako. Oh, alam mo yung tawag doon? Oh.
Basta yun na yun. Oh. Yung ayaw makipagsalamuha sa kapwa, gusto mapag-isa. Oh. Introvert. Ayan. So mahiyain, kaya doon, lumaki ako na ganun. Okay? Kaya lang, nagbago ang lahat. Kasi bakit? Yung mga nagbubuli sa akin nung kabataan, nakita ko, nung lumaki na ako, sabi ko, mababa pa rin siya. Oh, nakita na ako, tumangkad na ako, nakita ko, doon pa rin siya. Eh, naawa na lang ako, sabi ko, thank you. Kasi hindi kita nilabanan noon. Nilabanan ko yung humbleness ko para yung pagkamahiyain ko noon, may benefits pala ngayon. Ayan. Kaya sa mga nagsasabing mahiyain, hindi totoo yun. Sa isip lang pala yun. Tama? Kaya yun yung limiting belief. Ano pa? I'll never be a great leader. Ayan. Diba? Yung mga sumusubok lang dyan, yan yung mga leader. Yan yung mga talagang malulupit. Ayan. Yung mga professional. Okay? Ang daming limiting belief na kung saan, yun yung mga umiikot sa isip mo. Okay? Bago ka pumasok dito or kahit nandito ka, ano man yung papagawa sa'yo ng apply mo, ng mentor mo, ang daming tumatakbo. Ayan. Kaya hindi ka makausad, hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Kasi bakit? Nililimitahan mo yung tiwala mo sa sarili mo, yung kumpiyansa mo. Kaya lang, kailangan mo lang pala ng mga tao na magtutulak sa'yo para ano, mag-level up. Kailangan mo pala ng mga tao na kapaligid sa'yo para tulungan ka magbago din yung buhay mo. Kaya palakpakan mo yung katabi mo. Ayan. So dito sa negosyo natin, dito sa Tao Elevate, nandito ka na, okay? Uma-attend ka, dito natin tinuturuan tayo paano mabago yung mindset, ma-align, paano ma-build yung confidence, yung kumpiyansa mo bilang isang tao na kahit na wala kang experience, walang zero knowledge ka dito, ang kagandahan dito, may training na ganito para mahasa ka, mahubog ka talaga. Na yung ma-create mo yung best version of yourself. Tama? Parang di kayo naniniwala dun. Ha? Tama yun. Kasi bakit? Kaya nga nandito kayo eh. Okay? Kaya nandito kayo para matuto. Kasi darating yung time, ikaw din yung papasok dito magtatayo, mag-speaker. Ayan. Kaya yung, kung ano man yung tumatakbo na limiting belief sa utak nyo, kailangan nyo na labanan yan. Okay? Kasi hindi nakakatulong. Alright? Ayan. Okay. So, ito naman, yung mga, alam nyo, kung ano yung tumatakbo sa isip nyo, yung sa puso nyo, ito yung kailangan nyo babaguhin. Yung sinasabi mo, okay, yung iniisip mo, ito yung mga lingwahe na kailangan mo na baguhin. Tama? Ito yung, ang tawag dyan, duda. Duda. Anong pakibasa po? Ayan. Ang duda is a feeling of uncertainty or lack of conviction. Ang duda, tama po ba na ikaw ay laging nagdududa? Okay? Okay lang na magduda ka, kaya lang ang masama, yung palagi ka na lang nagdududa. Ah, ano? Baka may girlfriend daw, kaya nagdududa siya, baka maunahan. Ayan. Ang pagdududa, normal po yan. Kaya lang, pagka ikaw ay palaging nagdududa, okay? Nagdududa ka, baka mamaya maubusan ka ng ulam sa bahay. Kaya, yun, nagmamadali ka na, umalis. Ayan, iniisip mo, baka maubusan ka yung ulam. Kaya nagmamadali na lumabas. Okay? So, isa yun, ang duda pala yan is a feeling, is a normal as a person tayo, normal sa atin na magduda. Okay? Nagdududa ka na ngayon, nandito ka, bago ka pa lang, nagdududa ka, totoo kaya itong pinasok ko? Magiging successful kaya ako dito? Kikita kaya ako dito? Tama? Naiisip mo yun, nagdududa ka sa isip mo, kaya lang, para ka magbago, para makuha, mag-level up ka sa buhay, kailangan mo na tanggalin yung duda mo. Kasi bakit? Hindi nakakatulong yung duda. Alright? Duda ka ng duda, lahat ba ng pagdududa? Tama? Anong tama? Ang pagdududa, hindi tama pagpalagi. Pero yung tagduda, minsan lang nagduda, normal lang yun. Kahit ako, minsan,
may pagdududa, pero yung palagi na lang nagdududa, hindi na tama yun. May tama ka na doon. Tama? Yan, so kailangan mo natanggalin yung duda. Yan, okay? So imagine mo, nung pumasok ako dito, nagduda din ako eh. O, kasi bakit? Imagine mo, ipapalit ko yung malaking sahod doon, 50 to 80,000, palit ko dito sa ganitong ano, kakausap ng mga tao, di ba? Tama? So kailangan mo na tanggalin yung duda mo kung gusto mo na yung gusto mo na buhay, gusto mong makuha yung talagang gusto mo. Okay? Kaya kailangan mo talaga na itigil yung pagdududa mo. Okay? Baka nagdududa, nandiyan, nag-elite ka na. Baka hindi ko matapos to, ma-second, diba? ma-si-next batch. Diba? Nagdududa. Kaya lang, tanggalin mo yon. Kaya kung ano yung sinasabi mo lagi, yung mga negative na sinasabi mo, yung iniisip mo, kailangan mo na palitan yan into positive. Tama? Yung mga negative na iniisip mo, yung sinasabi mo lagi, yun yung kailangan mo na palitan into positive para mawala yung duda mo. Instead na iisipin mo na, kikita kaya ako dyan? What if kikita ako dyan? Tama? Tama? So, ibig sabihin, pinalitan mo yung negative into positive. Okay? Kaya ko kaya to, hindi na babalik sa ibang bansa. Mag-full-time kaya ako. What if dito ako mag-succeed? O, di ba? So, ibig sabihin, nagduda ka ng umpisa, pero nilabanay mo yung duda mo, kaya nandito ka sa Tao Elevate. Yan. Alright, mabilis ba tayo? Ha? Tama lang? Ayan. Palakpakan mo yung katabi mo kasi natutulog. Alam nyo dito, yung lumalabas, malamang natatamaan yan. Ayan. So yung lumalabas dito, kanyan, syempre, nag-iihi yan. Alright? Pero yung iba tinatamaan. Okay? Next. Ayan. Pakibasa po. Tama eh. Doubt kills more dreams than failure ever will. Ibig sabihin, maraming pinatay na pangarap yung pagdududa. Tama? Kasi instead na dito ka na, pag sumubok ka noon pa, edi ibig sabihin nakapag-create ka na ng grupo. Tama? Edi ibig sabihin, dapat sana di kumikita ka na ngayon. Kung noon nagduda ka at hindi mo nilabanan, pero ngayon nandito ka na, ibig sabihin, na-conquer mo yung duda mo, kaya nandito ka. Ayan. Doubt kills more dreams. Maraming pinatay yung pagdududa na pangarap. Alright? Kasi hindi nila magawa eh. Hindi sila sumubok. Okay? Kaya namatay yung pangarap nila. Instead na yun pala yung mas better para sa kanila, doon sila mag, tawag doon, basta yun na yun. Okay? Yun. Doon sila mag-grow up, okay, sa kanilang buhay o sa pagkatao, hindi nila nilabanan yung duda. Alright? Ayan, ito. Kapag hindi mo tinanggal yung duda mo, mag-generate yan ng fear, takot. Yan. Nakita nyo yan? Ayan. Takot na tumayo. Yan, sa public speaking po yan. Ayan, takot. Parang ako noon. Oo. So, ibig sabihin, kung takot ka sa maraming tao, talagang takot ka. Hindi mo magagawa na tumayo sa harap ng maraming tao. Tama? Kaya, yan yung isa sa kinakatakutan ng marami. Ayaw ko nang tumatayo, kumakausap ng maraming tao. Gusto ko tayo lang. Wow. Ayan. Ano ibig sabihin ng fear? Ayan. Fear, false evidence appearing to be real. Appearing real. Ibig sabihin, false evidence appearing real. Ayan. Ano yung mga ilan sa mga kinakatakutan mo? Ano? Ang mawala siya. Ano? Natatakot ka sa nanay ng jowa mo? Natakot din sa tatay? Alright?
So kung ano man yung kinatakutan mo sa nanay ng diwa mo, normal lang yan. Ibig sabihin, takot kang harapin yung sinimulan mo. Tama? So yan, ano pa? Dito sa negosyo natin, tama na. Yan. Sinisiko na yung katabi. Ikaw kasi. Yan. Dito sa negosyo natin, isa sa kinakatakutan is you mag-fail. Fear of failure. Yan. Naisip nyo ba yan? Naisip nyo, baka mag-fail ako. Tama? Baka mag-fail ako dito sa negosyo. Baka mag-fail. So natatakot na gawin yung negosyo kasi baka daw mag-fail. Yan. Eh sabi nga kanina, false evidence appearing to be real. Okay? Ang fail, fear of failure, normal lang yan. Ang masama, yung, ang tawag doon sa English, fear of failure, yung, ang masama is yung, ang tawag doon? Ang masama, hindi masama na mag-fail. Ang masama, yung ayaw sumubok. Yan. Yung matakot mag-fail, yun yung masama. Kasi bakit? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Natuwa siya. Parang naisip niya tuloy yung nililigawan niya. Yeah. Diba? So, failing to fail, fear of failure is normal na mag-fail. Ang tao, normal lang na mag-fail sa buhay. Tama? Normal lang yan. Kahit nung bata nga tayo, di ba? Pag lumalakad yung bata, natutumba, di ba? Ang mahalaga doon, bumabangon. Tama? Kahit natutumba ka, basta ang mahalaga, bumabangon ka sa pagkatumba. Tama? Yan yun. Right? So dito sa negosyo natin, okay lang. Kumausap ka ng tao, okay. Ayaw, hindi na-click. Baka merong kailangan mo i-improve, okay? Try ulit, subok. Diba? Kausap, okay? Share mo yung negosyo. Ginawa mo yung best mo. Diba? Huwag kang matakot. Kasi diba, dito, matakot ka kung hindi mo ginagawa yung negosyo. Tama? Walang mangyayari sa'yo. Tama ba? Palakpak. Ayan. Fear of failure. Isa yan sa kinakatakutan talaga ng maramihan. Okay? Pati sa panliligaw. Ba? Maraming natatakot din eh. Kaya alam nyo, sabi nila yung mga magaganda, wala daw jowa. Kasi bakit? Yung mga lalaki, takot silang ligawan yung maganda. Tama? Kaya, alam nyo yun, may kwento dyan. Gusto niya ng kwento? Ayan. Merong isang magkaibigan. Isang medyo guwapo. Tapos yung isa, medyo. Ayan. Tapos, doon sa trabaho nila, sa office, merong magandang secretary. Ayan. Tapos, araw-araw, mapasok yung dalawang magkaibigan, magkatrabaho, lalaki. Ayan. Siyempre, itong babae na to, crush niya yung guwapo. Ayan. Ito naman si, itong yung medyo guwapo, sabi niya, kaya mo yan bro, kaya mo yan. Ayan. So, kumbaga, silent lang siya. Pero yung crush na babae, yung isang kasama niya. Ang nangyari, araw-araw, ito naman, itong guwapo, hindi niya pinapansin yung maganda na secretary sa office nila. Ang nangyari, ito naman yung medyo, alam nyo na, medyo, okay? Araw-araw, pinapansin na, good morning ma'am, ang ganda mo naman. Ibig sabihin, lagi niyang pinapansin, okay? Lagi niya na ina-appreciate kung ano yung babae, kagandahan niya, etc. Ibig sabihin, yung pinapansin, tumatatak sa isip ng babae na maganda, ito, hindi naman kagwapuhan, pansin ng pansin. Diba? So, ganun, nangyari. Ang nangyari, itong gwapo naman, hindi niya pinapansin yung maganda. Okay? So, kalaon, araw-araw, hanggang sa nagsawa itong babae, sabi niya, ba't lagi mo akong pinapansin? Diba?
minsan binibigyan niya pa ng chocolate. So, ang nangyari, kumbaga naitatak sa isip ng babae na maganda, yung mukha ng medyo. Ayan. Alam niya na. So, okay. So, ang nangyari, ang nagkatuluyan, eto, nagkatuluyan yung medyo. Okay? Saka yung maganda. Anong moral lesson dun? Wala lang. Etong lalaking guwapo, takot siya na sabihin, takot siyang ligawan yung maganda, eh siya ngayong crush eh. Kaya lang, eh takot siya eh. Wala siyang ginagawa. Etong isa, nag-e-effort. Nag-e-effort. Kaya, nakuha niya yung maganda. Diba? So, yun. Yun yung. Kaya huwag kang matakot na gawin. Kung para sa pangarap mo, gawin mo lang. Just do it. Tama? May natutunan ba kayo doon? Yes. Next, ano pa isa sa kinakatakutan ng mga nandito, ginagawin negosyo? Fear of rejection. Ayan. Sino dito yung na-reject ng mahal sa buhay? Sino dito yung nireject ng mga asawa? Ha? Mga asawa? Nakita ko dito. Binata pa eh. Wala pang asawa eh. Nagtaas ng kamay? Ha? Sino dito yung nireject ng mga best friend? Ha? Marami. So, fear of rejection. Ibig sabihin, natatakot ka na may reject. Okay? So, hindi masama na may reject. Kasi bakit? Wala pa tayo dito sa negosyo, nare-reject ka na eh. Tama? Mamaya, bababa kayo, di ba? After ng training, di ba? Mag-aabang kayo sa, ano, sa sasakayan, di ba? Minsan, para ka ng taxi, di ba? Tumapat yung taxi sa harap mo, kahit maganda ka pa, pagbaba ng salamin ng driver, sabi niya, tingin sa baba, taas, parang walang pera to. Di ba? Rejection yon. So, hindi lahat ng paparahin mo dyan sa baba, yung sasakyan, hihinto para sa'yo. Tama? Tama ba? Okay? Ito pa, kwento. So, lahat dito, walang safe sa rejection. Tama? Hindi lahat ng niligawan ng mga lalaki, sinagot sila. Tama? Pero ito, hindi kayo safe ng mga babae. Lahat ba ng mga babae na crush? Yung mga babae dito, sinataas yung mga babae. Oh. Hindi lahat ng crush mo, crush ka din. Tama? Ibig sabihin, crush mo pero hindi ka crush. Na-reject ka din. Di ba? So yun. Wala pong safe dito sa rejection. Share mo yung opportunity, share mo sa lahat, kahit may trabaho o meron o wala. Basta ang importante, ginagawa mo. Okay? Huwag ka matakot na ma-reject. Okay? Kasi bakit? Pag sineshare mo naman, ang goal mo kasi, makatulong. Okay? Ang goal mo, i-share mo para makatulong. Okay? Tama ba? Yan. Ano pa? Ito pa. Next. Ayan, pindutin natin kasi may next pa yan. Wow! Ayan, kilala niyo siya, si Colonel Sanders. Ayan, isa sa example. Ayan, imagine niyo, he was rejected 1,009 times. Okay? Bago niya nabenta yung first recipe niya na chicken, kaya lumabas yung KFC. Tama? Sino dito nakapagsabaw na sa KFC? Yung gray, yung ang tawag doon, gravy, di ba? Oh, di ba? Kaya imagine mo, si Colonel Sanders, at the age of 65, he never quit. Okay? He never quit na ginawa pa rin yung pangarap niya. Kahit 65 na siya, imagine hanggang ngayon buhay yung negosyo niya. Tama? So how much more kayo, mga kabataan? Ibig sabihin, mas maaga, gawin mo yung negosyo, bata ka pa, what if mas maaga ka mag-successful? Eh di hindi ka umabot ng 65. Tama?
Yan, isa yan sa example na born to inspire, sabi niya, si Colonel Sanders. Yan. Imagine man, si Jack Ma, si Idol Jack Ma, nag-apply dito sa KFC, hindi rin tinanggap. Imagine nyo. Rejection yun. Pero imagine mo si Jack Ma, isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Ayan. Pinaglaban niya, kahit na-reject siya ng na-reject, talagang nagpatuloy siya. Ayan. Kaya dito, sabi ni Jack Ma, ayan, sabi niya, if you don't give up, you still have a chance to win. Dahil giving up is a great failure. Tama? Kaya dito, hindi totoo yung sabi nila na ano, sumali ako sa ganyan negosyo, nag-fail ako. Huwag kang maniwala doon. Kasi bakit? Sabi niya doon, yung mga nag-give up, yung mga nag-quit, sila yung nag-fail. Tama? Oh, tama. Tama eh. kung ikaw ngayon, isipin mo, huminto ka, darating yung time, yung mga kwento, makikibalita ka na lang sa mga nag-successful dito. Tama? Pero kung ikaw hindi ka nag-give up dito sa negosyo, nagpatuloy-tuloy ka, magkaroon ka ng resulta, ibig sabihin, ikaw yung magkukwento. Ayan. At marami dito na naging successful sa buhay, kahit yung mga top 21, ang dami din rejection bago sila umabot doon. Tama? Ang tao elevate. Kaya si Apartidi nga, hindi yan nagsimula na ang galing, hindi na-reject, hindi nakaranas. Tama? Hindi nag-fail. Pero nagpatuloy siya hanggang sa ngayon. Nandito tayo sa Tao Elevate. Yan. Kaya huwag na huwag ka mag-give up hanggat hindi ka nagkakaresulta. Huwag na huwag ka mag-quit. Okay? Kasi bakit? Pag ikaw nag-give up dito, ikaw makakapagsabi, nag-fail dahil huminto, nag-give up. Okay? Pero pag hindi ka nag-give up, you have the chance. You have the chance to win. Ayan. May natutunan ba? Ayan. Si idol ko yan, si Jack Ma. Ayan. Ayan. At syempre, para talaga hindi ka mag-give up dito sa negosyo, kailangan mo na alamin yung rason mo. Bakit mo ginagawa yung negosyo? Tama? Kailangan na alam mo, sabi nga niya dyan, know your deepest why. Kailangan mo na alam mo kung ano yung rason, bakit mo ginagawa. Ayan. Hindi ako yung makakapagsabi kung ano yun. Ikaw at ikaw yung makakapagsabi. Ikaw yung nakakaalam kung ano yung rason mo, bakit ka nandito, bakit mo ginagawa yung negosyo. Tama? Kasi hindi ka wala ka naman dito kung hindi mo alam yung rason mo. Tama? Atin ka ng atin nang wala lang. Hindi pwede yun. Tama? Kailangan mo na alam mo. At yun yung makakapagpatibay sa'yo kaya ka makapag-stay dito sa Tao Elevate. At makapagpapatuloy sa journey mo dito sa negosyo. Tama? Kaya yun yung assignment mo. Pag hindi mo pa alam yung rason mo, bakit ka nandyan, bakit ka pumunta dito mag-full-time, tama? Sa mga OFW shoutout sa inyo, dapat alam mo din yung reason bakit ka pumasok sa negosyo. Tama? Kasi ito yung dahilan kung kami nalaman namin yung reason kaya nagpapatuloy sa ganito. At ngayon, isa sa nag-share sa inyo, nagtuturo din sa inyo kung ano yung experience namin. Yan. Kasi darating yung time, masasabi mo, dahil sa rason ko, kaya ito ako ngayon. Ikaw yung magkukwento naman yung journey mo. Kasi hindi pwede na darating yung time, magkukwento ka. I'm a successful millionaire. Never rejected, never been failed. Wow! Iba! Ano yan? Grabe! Hindi pwede na magkukwento ka. Naging millionaire ka dito, tapos wala ka man lang rejection, wala kang failure. Hindi totoo yun. Okay? So, ibig sabihin, mas nakaka-inspire yung kwento na may maraming pinagdaanan, rejection, failures, ups and downs sa buhay. Kasi doon ka ma-inspire, ma-motivate ka. Kasi bakit siya na kaya niya? How much more ako? Kaya ko din. Ayan. Mas masarap makinig sa mga tao na dumanas ng kahirapan na nagtagumpay. Kasi bakit ikukwento nila na ang tagumpay, hindi
Hindi yan nakukuha yan basta-basta. Okay? Ang tagumpay para sa mga, ayan, eto, susulat natin. Ang success is para sa mga, ayan, deserve, ayan. Ayan, ang success para sa mga deserve. Ayan. Ibig sabihin, kung gusto mong maging successful, ipakita mo na deserving ka sa success na gusto mo. Tama? Kasi hindi po pwede na yung success is instant. Okay? Hindi pwede na nag-success ka na wala kang ginagawa. Tama? So, ang success is for the deserved people. Or English yun. Ayan. Next tayo. Ayan. At para, ito yung pang-condition mo sa sarili mo para kung talagang sinusubok ka ng panahon, alright? Ito, i-apply mo to. Yung tinatawag na SW, next principle, alright? Ito na-apply mostly sa mga instant na nare-reject. Sineshare mo on the spot yung negosyo, yung opportunity, nare-reject ka. Ito, i-apply mo. Iisipin mo na some will join you. Ayan. I-apply mo yan mostly pag instant ka na-reject. Okay? Hindi ka talaga grinab ka agad. Okay? In-indian ka ng lalo sa offline. May commit up ka. Ito, sabihin mo sa sarili mo. Some will join you. Yeah. Pwede bang sabihin natin na may conviction? All right. 1, 2, 3. Yes. I-apply mo yan sa sarili mo. Kumbaga ito, personal talk mo yan sa sarili mo. All right? Ibig sabihin, itatak mo sa isip mo, hindi lahat ng taong kakausapin mo magjo-join. Pero meron at merong mga tamang tao na sasama sa iyo. Basta ginagawa mo yung part mo. Tama? All right. Kaya hindi ka na masasaktan. Ayan. Ang dito lang naman, yung nakakasama, yung emotion. Ayan. Kaya meron tinatawag na control your emotion. Alright? Hindi masama na ma-reject, mag-fail. Alright? Ang nagpapasama dito, yung emotion mo. Tama? Siya yung nagsasabi, yung emotion mo. Alright? Kasi pag negative yung emotion mo, magsasalita ka ng negative. Kaya pag alam mo na ito yung pang-condition mo, pag nare-reject ka. Alright? May natutunan? Yes! Ayan, kaya control your emotion. Ayan. Kasi meron yung iba na reject. Naku, ayaw na naman. Naku, ayaw na naman. Oh. Diba? Pero meron yung na-reject, nagiging motivation niya. Naku, goal ko, ma-reject ako. Sabi kasi ng mentor ko, sabi ng mentor Jason, i-goal mo, ma-reject ka ng 100 times. Right? So, sabi ko, may goal daw na ma-reject. Ibig sabihin pala, para iniisip mo, okay lang, binibilang ko yung rejection, hindi ko namamalayan, may mga sumasali na, may mga sumasama na sa grupo. Alright? Kahit hindi mo pa naabot yung 100 na rejection, pero meron ng mga tao na sumasama sa'yo. Ayan. Kaya na-condition na yung isip ko, sabi ko, okay lang. Pero merong mga tao talaga na right person para sa'yo. Ayan. Katulad ng magiging partner mo sa buhay. Merong right person yan. Yes. Palakpak naman, palakpak. Pwede ba? Uminom muna. Nakakauha pala dito sa harap. Grabe. Next tayo. Ayan. Siyempre, lahat tayo gusto ng success. We are all bound for success, right? Ayan. Lahat tayo gusto ng success, ng tagumpay. Pero sabi niya dyan, before success happen, kailangan na may mabago muna. Magbago ka muna. Tama? Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mo magbago. Alright? Ayan. Siyempre, ayan, isa dito, kailangan mo na
maayos yung attitude mo. Kasi dito magpapalaki tayo ng grupo, ng team, okay? We grow people, we grow network, we grow organization. Ang tanong dito is simple lang. Gusto mo ba yung makakasama mo sa grupo, maayos yung tandem nyo? Yan, yun yung tanong. Kaya kung gusto mo na lahat ng makakasama mo sa grupo, lahat ng mga sasama sa'yo, okay yung attitude, kailangan ikaw muna. Ikaw muna, kailangan mo nga ayusin yung attitude mo para yung mga tao na sasama sa'yo, magiging maganda rin yung pakikisama nila sa'yo at sa grupo. Tama? So dito, kailangan mo talaga, kung ano yung attitude mo sa probinsya, yan, isip mo, attitude mo doon, basagulero, palaaway, at kung ano-ano pang attitude na yan, kailangan mo, pumasok ka dito, kailangan mo magbago. Masok ka dito sa Tao Elevate, kung gusto mo ng success, kailangan mo na baguhin kung ano mang attitude yan. Tama? 40 naman. Tinamaan. Yan. Sabi niya dyan, attitude changes everything. Ibig sabihin, pangkalahatan yan, yung attitude. Kumbaga, kahit saan ka kasi mapunta eh. Yan. Kahit sa trabaho, di ba? Kahit malaki yung sahod mo sa trabaho, pero hindi maganda yung attitude mo, wala din. Pwede kang tanggalin ng boss mo. Tama? Pwede kang palitan kasi hindi maganda, hindi nakakaganda sa katrabaho mo, sa kasama mo sa grupo. Tama? Kaya kailangan mo, kung ano man yung attitude mo sa probinsya, okay lang, pero nandito ka na, kailangan mo na magbago. Tama? Kasi tao po yung kinakausap mo. Tao yung negosyo mo. Kailangan mo na baguhin yung attitude mo. Ayan. 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 Attitude. Ayan. Sabi niya dyan, kailangan mo na mag-submit sa upline mo. Ayan. Kailangan mo na be coachable and open for learnings. Okay? So lahat dito, kailangan mo na mag-submit kahit anuman yung estado, anumang background ng upline mo, yung mentor mo and coach mo. Kailangan mo na mag-submit kasi bakit? Siya yung nauna dito. Tama? Kailangan mo na mag-submit. Okay? Mag-humble down ka muna para mag-grow ka. Pag ikaw naman nakapag-build ng grupo, na organization, ikaw naman yung mga angalaga sa kanila, edi lahat din sila mapapasunod mo. Kasi bakit? Nagawa mo noon. Nag-submit ka. Kahit bata pa yung upline mo, yung mentor mo, okay lang sumunod ka. Kasi ako bakit? Yung sponsor ko po, yung mentor ko, mas bata siya sa akin, pero sunod-sunuran ako sa kanya. Tama? So, kailangan mo na sumunod. Okay? Mag-submit. Okay? Kahit anong background mo, may pinag-aralan ka man, or ano man yan, kailangan mo, pag nandito ka sa Tao Elevate, kailangan mo mag-submit para mas mabilis ka na matuto, mag-grow dito sa negosyo natin. Yan. The more na nagsasubmit ka, open ka, coachable ka. Ibig sabihin, tumatanggap ka ng pagtuturo. Okay? Marami ka natututunan, open for learnings. Ibig sabihin, matututo ka sa mga tao na nauna dito. Yung may mga experience. Right? Ano pa? Ayan. Kailangan mo na magkaroon ng good listening and learning attitude. Ayan. GLLA. Ayan. Avoid mo itong acne attitude. Yung alam ko na yan, ikaw ba yun? Yung tinuturuan ka na ng mentor mo, ay alam ko na yan. Nag-training na ako dyan, mentor. Ayan. Kasi pag meron ka nyan, naku, hindi ka mag-grow dito kung laging ayan na lang yung attitude na meron ka, yung acne. Ayan. Kaya alam nyo, kahit wala akong alam dito, sunod-sunuran lang ako, sabi ko. Sige lang, kung ano yung papagawa mo, sunod-sunuran. Noong nag-full time naman ako dito, sige, sunod-sunod. Sunod-sunuran. Sabi, sige, transaction. Office time. Sunod-sunuran lang. Oo, wala akong reklamo. Sunod-sunuran lang ako sa sinasabi ng upline ko. Kaya ngayon, sinusunod ko. Andiyan siya. Sumusunod pa rin. Hanggang ngayon, magkakasama kami dito. Di ba? Kaya kailangan mo na sunod-sunuran. Basta ang importante, yung upline mo, yung ginagawa niya, yung sinasabi niya, alam mo na tama at nakakabuti para sa'yo. Alright? Yun. Ano pa? Ayan.
Ayan, ito pa. Ayan. Kailangan mo na respetuhin at paniwalaan pagkatiwalaan yung upline mo. Tama? Si bakit? Siya yung nag-pursigi, kaya kung bakit, nagtiyaga siya. Kaya ngayon, nandyan ka. Kailangan mo na maging grateful sa upline mo. Ayan. Kailangan mo mapagpasalamat. Sino dito yung umatid ng BMS? O lahat. Diba? Sa BMS, diba? Sinasabi doon sa declaration, sabi niya, i-text nyo, mamaya i-text nyo yung upline nyo. Ginagawa ko yun kada BMS. After that, nung declaration, tine-text ko yung upline ko. Thank you, upline. O, diba? Minsan binubuhat ko pa yung upline ko. Siyempre, lalaki siya. Pag babae yung upline mo, huwag mong buhatin. Diba? So, yun. Kailangan mo maging grateful sa upline mo kasi siya yung nagdala dito sa'yo. Siya yung nagtuturo sa'yo. Hanggang ngayon, nandyan ka. Nag-grow ka. Right? Ayan. Dito. Ayan, palapak. Ayan. Dito, ang importante yung attitude mo talaga. Yung attitude natin. Kasi kahit wala kang skills dito, susunod na lang yan. Susunod na lang yung mga skills. Sabi nga yan, 80% attitude and 20 lang yung skills. Kasi bakit? Kahit wala kang skills talaga, mahahasa ka na lang eh. Diba? Susunod na lang. Hindi mo alam mag-present? Sumusunod ka, attend ka ng training? Tama? Kung ano yung nakikinig mo, napapakinggan mo dito sa training, sa speaker, darating yung time, yung mga sinasabi ng kwento, kahit yung mga jokes ng iba, chino-jokes mo, nakuha mo yung tamang bagsak, okay na pa rin, diba? Ibig sabihin, nakukuha mo yung skills nila. Yun. Kaya kung okay yung attitude mo, kahit ano yung gusto mo matutunan sa iba, pwede mong matutunan din, di ba? Tama? Dati sa pag-e-edit, yung ganyan, hindi ko alam yan eh. Ay bakit? Nakikit ko lang sa mga ano, yung gumagawa, doon ako sa likod. Ano ginagawa yung PowerPoint na yan? Eh syempre, kahit ganyan, pinapanood ko, kahit sila, bago sila pero marunong sa ganyan, nakikinig ako, pinapanood ko kung anong ginagawa. Kaya ngayon, itong PowerPoint, yan, unti-unti, nagagawa ko na rin. Tama? So yan, ibig sabihin doon, attitude pa rin yung basehan. Ayan, may natutunan? Yes! Ayan, next tayo. Believe. Ayan. Sabay-sabaw. Your belief creates your reality. Kaya kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung mangyayari sa'yo. Tama? Kung naniniwala ka, magiging successful ka dito, mangyayari yun. Kung naniniwala ka, na after 1 year, magiging tao ambassador ka or millionaire circle, mangyayari yun. Pag naniniwala ka at sinasabay mo ng gawa. Yan. So, kailangan dito, yung belief mo, kailangan mataas. Kaya, dito pumatin tayo dito para pataasin natin yung belief system natin sa sarili natin. Alright? Ano yung mga paniniwalaan mo dito? Kailangan 100% naniniwala ka sa company natin. Imagine mo, CEO natin, Robert, kapangalan ko. Wow! Diba? Imagine mo, CEO na, kailangan maniwala ka 100% sa company natin. Imagine mo, engineer by profession, dalawang board passer, top notcher. So, kailangan, ibig sabihin, hindi yan basta-basta. Tinayo niya itong company, nandito ka, maniwala ka 100%. Kung ano yung pag-elevate ng company, ganon din mangyayari sa'yo. Ayan. Ano pa? Kailangan mo na maniwala sa products. Kailangan mong gumagamit din ng products. Sino dito yung nakagamit na ng pampalakas? Elevate in one. Ayun, babae yung nagtaas. Gumamit daw siya. Meron na ba? Meron na ba nakasubok? Uy, meron. Wow, kagamit na. Ano yun? Effective. Kailangan niyang gumagamit ka ng products. Kasi bakit? Sabi nga nila, be the product of your own product. Kailangan mo na gumamit yan. Kasi, paano mo maikukwento, paano mo mai-share sa iba, ang ganda ng 8 herbs, ang ganda ng Elevate in 1, tapos hila-hila mo yung paa mo, may arthritis ako.
Diba? Kailangan mo na gumagamit ka para alam mo, ikwento mo na maganda. Tama? Okay, pagamit mo sa family mo. Sa akin po, pinagamit ko yung package ko sa family ko. Kalahati. Pasample nyo din. Okay? Hindi nyo sarilihin. Alright? Kailangan nyo believe in the products. And kaya nilagay dyan, kasi naniniwala yung may-ari, yung company natin, yung mga produkto na yan, mamamayagpag sa buong mundo. Ayan. Yan. Believe in your upline. Kailangan mo din na maniwala. Ayan. Sabi ko kanina, kailangan mo na trust, pagkatiwalaan, respect, and be grateful. Tama? Kailangan maniwala ka sa kanya na kaya kang tulungan, sasamahan ka dito hanggang mag-successful ka. O kung wala man yung upline mo ngayon, go to your higher upline kasi meron yan. Tama? Inisip mo, ay, wala kasi yung upline ko, kaya hinto na rin ako. Eh, kung ikaw, yung tao talaga na may pangarap, kahit wala yung upline mo dyan, ginagawa mo pa rin yung negosyo. Tama? Kahit wala siya, pag alam mo yung rason bakit mo ginagawa yung negosyo, nagpapatuloy ka, ginagawa mo. Pero kung nandiyan siya, mas lalo magpasalamat ka. Tama? Lalo mo maniwala sa kanya, sa upline mo. Yan. Ano pa? Believe in your leaders. Ayan, kahit isa man yung leader mo, kahit dalawa, o kahit ilan man yan, kailangan mo silang paniwalaan. Po yung mga leaders ko na maganda at magwapo. Ayan. Kaya kailangan mo na paniwalaan yung leaders mo. So, hindi ko nilagay na downlines kasi, di ba? New leaders orientation, kaya nilagay ko leaders. Ayan. Tama? Kasi kahit ano man yan, yung leader mo, kahit sabihin mo na parang ewan-ewan lang yan, pero hindi mo alam kung ano yung meron siya at kung paano mag-grow siya dito sa negosyo. Kaya, believe in them, sa mga leaders mo. Maniwala ka, darating yung time, kahit isa man yan, dalawa, tatlo, darating yung time, dadami din yan. Kailangan mo na maniwala. Believe in your cross lines. Natalsikan na naman ang laway. Ayan. Believe in your cross lines. Kasi yung mga katabi mo na yan, mga cross lines, maniwala ka kasi darating yung time pag naghingi ka ng tulong, ayan, mayroon na dito naglalampungan, no? Ayan. Mamaya na yan, dun sa labas. Alright? Focus muna tayo dito. Ayan. So, kailangan mo na maniwala sa cross line mo. Huwag mo munang istorbohin. Kasi bakit? Darating yung time, pag ikaw mga ilangan, darating yung time, maghingi ka ng sharer or ano man yan na task. Di ba? Minsan, ikaw ba yung minsan nakaranas, maghingi ka ng sa cross line, anong task or sharer, binibigay ka agad, nag-o-open sila ng door para sa'yo. Tama? So, ibig sabihin, maniwala ka. Kung okay yung attitude mo, madali ka din na lapitan or mag-open yung iba mga cross line para sa'yo. Ibig sabihin dito, kailangan attitude pa rin. Mauna yung attitude kasi darating yung time, yung mga cross line mo na yan, sila yung makakatulong pala sa'yo. Alright? Darating yung time, ikaw may kailangan ka, di mo alam, kahit hindi mo kagrupo yan, basta okay ka, okay yung attitude mo, darating yung time, nakita ka may pangangailangan, may kusa sila na tutulong din sa'yo. Tama? Kaya kailangan mong maniwala sa cross lines. Ayan. Ito. Ang napakahalaga, kailangan believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Kasi bakit? Hindi pwede na yung ibang tao naniniwala sa'yo tapos yung sarili mo, di mo pinaniniwalaan. Di pwede. Tama? Paano pa maniniwala yung ibang tao, yung mga sineshiran mo ng opportunity sa'yo kung hindi ka naniniwala sa sarili mo? Baka mamaya sumama ako sa'yo tapos iwanan mo ako. Diba? So kailangan maniwala ka sa sarili mo. Kailangan mo dito paniwalaan. Sarili mo nga yan eh. Ikaw yan eh. Kailangan mong paniwalaan. Yan. Diba? Sabi niya, what matters most is how you see yourself. Kaya
Kaya kung ano man yung sarili mo ngayon, sinasabi mo sa dati nagdududa ka, sabi mo na hindi mo kaya, maniwala ka. Kaya mo yan. Okay? Kaya mo yan. Sabi mo sa sarili mo, kaya mo yan. Darating yung time, buti na lang. Buti na lang talaga. Kaya ko. Dati naisip mo, hindi mo kaya, pero at the end, habang tumatagal ka dito, nagle-level up ka, buti na lang, nakaya ko pala. Kaya kailangan mo maniwala sa sarili mo. Unang-una yan. Okay? Kahit saan ka pumunta, kahit anong gagawin mo, manligaw ka, mag-apply ka, maniwala ka, matatanggap ka. Tama? Kasi kapag hindi ka naniniwala, walang mangyayari. Tama? Kailangan mo maniwala sa sarili mo. Ayan, sabi niya diyan. If you think you're small, useless, and you're depressive, always. Yan. Nakita nyo lang eh. Grabe, no? Isipin mo, huwag mong isipin na ikaw ay maliit. Huwag mong isipin na ikaw ay walang kwenta. Yung isipin mo, imagine mo, yan, imagine mo nung nagtantining yung mga nanay at yung nanay at tatay mo, ikaw yung pinakamabilis. Tama? Imagine mo, nagsikuan-sikuan kayo doon, pero ikaw yung nakapasok. Ikaw yung nabuhay. Tama? Imagine mo yun. Huwag mong isipin na malita ko, mapandak ako, payat ako, or ano man. Huwag mong isipin yun. Isipin mo, talagang thank you kasi ako yung nabuhay sa lahat ng sperm na pumasok sa similya. Di ba? Kailangan mo na maniwala sa sarili mo. Kaya sabi nila, ikaw yung champion. Yan. Kaya maniwala ka sa sarili mo. Kasi bakit? Gusto niyang kwento? Ayan. Ayan. Ayan, may kwento dito. Ayan. Eh, ang kwento dito, ang ibon, itong si Agila at si Pabo. Ayan. Yung kwento dito, mamaya, wag niyo, sabi sa house rules, wag niyong unahan yung speaker. Diba? Kasi akala niyo, tama yung kwento niyan, pero hindi. So, pakinggan niyo muna. No? Yung kwento dito sa Agila at si Pabo, itong si Agila, nangitlog. Oh, itong si Agila, nangitlog. Ngayon, hindi niya namamalayan, gumulong yung isang itlog niya doon sa nest ng pabo. Tama, gumulong. So, naihalo doon sa itlog ng pabo. Alright? Ang nangyari, syempre, napisa yung mga itlog nitong pabo. Alright? Napisa din yung isang itlog ng Agila na sumama. So, hanggang sa lumalaki yung mga napisa na yung itlog ngayon, yung mga pabo at yung isang agila, alright? Pero yung, syempre, yung isang agila na sumama doon, hindi niya alam na agila siya. Right? Hanggang dumating yung time, to naglalakad yung mga anak ng pabo, yan, may nakita silang lumilipat na mataas na ibon. Tama? Ang sabi ng isang, yung agila, yung batang agila, sabi niya, sa nanay na si pabo, sabi niya, Nay, ano yung ibon na nandun sa taas na lumilipat? Ang taas, parang ang ganda dun sa taas. Tama? Sabi nitong pabo, sabi niya, ay anak, kuan yun? Agila yun. Agila. Sabi niya, yun yung agila, so mataas silang lumipad. So tayo, ito, dito lang tayo, hanggang dito lang, hindi tayo makalipad ng ganun mataas. Sinasabihan niya yung batang agila. Alright? So, itong agila, so ibig sabihin, ay, ganun po ba? So, ang ganda kasi doon, nakikita niya ang ganda ng lipad sa taas. So, ito naman, lagi niyang sinasabi, anak, huwag ka na mangarap doon na umangat doon, lumipad doon sa taas kasi hindi mo kaya yun. Dito lang tayo sa baba. Dito lang yung kaya natin. Alright? So, ibig sabihin, ito, hanggang doon na lang yung naitatak sa isip ng batang agila. Na hanggang doon lang, hindi na kayang lumipad. Hanggang sa lumalaki sila, malaki na yung agila, malaki na rin yung anak nitong pabo, naglalakad pa rin sila pareho. Ano yung moral lesson doon? Ano? Oh, ang moral lesson doon, tayo, kahit saan ka man galing, saan ka nagmula, kung ano yung sinasabi sa'yo, yung tinatatak ng mga kaibigan mo, yung magulang mo, or kahit sino saan,
sa saan ka man nanggaling, sinasabihan ka na, Rod, naku, dito lang tayo, ito lang yung buhay natin. Huwag ka nang mangarap, anak. Mahirap lang tayo. Hindi natin kaya. Yan. At kung ano pang sinasabi sa'yo, na hindi ka mangarap ng malaki kasi masama. Yan. Tama? So, minsan, ganun tayo, di ba? May mga tao, sila, meron tayong mga kakayahan potential, pero may mga tao na nagsasabi sa atin na hanggang doon lang tayo, kaya napipigilan, hindi tayo makapag move forward. Kaya ang lesson doon, kung ano man yon ikaw, kailangan mo na paniwalaan yung sarili mo. Paniwalaan, huwag kang makinig sa ibang tao, huwag ka man makinig sa magulang mo. Kung ano yung gusto mo talaga, kaya mong lumipat, kaya mong pumasok sa negosyo, paniwalaan mo yung sarili mo kasi naniniwala ka, mas maganda doon. So ngayon, nandito ka ngayon, alam ko, naniniwala ka, magiging successful ka sa Tao Elevate. Tama? Yun yung kwento. Yan. Kaya, laging tandaan, kung ano yan yung tinatak sa'yo, hindi yung totoo. Maniwala ka. Yung ano yung sarili mo, paniwalaan mo. Yan. Ayan. Sabi nga dyan, there's a big difference of a destiny and choice. If you are destined to be born on a poor family, it's not your fault. But staying poor for the rest of your life is your choice. Ibig sabihin, sabi niya, kung ipinanganak kang mahirap, pinanganak tayong mahirap, di natin kasalanan yun. Pero kung mamatay tayo na mahirap pa rin, kasalanan natin yun. Kaya choice natin kung ano yung buhay na gusto natin. Kaya ngayon, nandyan ka, choice mo. Choice mo yung gusto mo sa buhay. Kaya bakit? Ikaw yan eh. Choice mo. Kaya nung pumasok ako dito, sabi ng mga tita ko na ano, nasa probinsya, no, balik ka na sa ano, Robert, balik ka na sa abroad. Sayang lang yung oras mo dyan. Sabi niya, choice ko eh. Pumasok ako dito, alam po, 18 years old ako, self-independent na ako sa buhay ko. Umayos ako sa family, sa probinsya, pumunta ng Zambales, tapos nagtrabaho, hanggang ng ibang bansa, choice ko, decision ko, hanggang ngayon pumasok ako, choice ko, hanggang ngayon, choice ko yung buhay ko. Yan. Kaya, kung ano yung mangyayari, choice ko yun. Pero ang maganda, kung ano yung mangyayari sa akin, sila pa rin yung makikinabang. Yan. Ganon din sa inyo, siyempre. Ano yung choice mo? Choice mo yan. Kung choice mo na, hanggang dyan ka lang, hindi dyan ka lang, choice mo yan. Alright? Pero kung choice mo, maging kakaiba sa iba, sa mga classmate mo dati, sa mga kapatid mo, ibig sabihin, choice mo yan. Kasi ako, choice ko. Kaya ngayon, andito ako, ito yung ginagawa ko. So, choice ko. Yan. Alright. Ayan. Siyempre, ito, pinaka-importante sa lahat, believe in God. Ayan. Ito, sabi niya dyan, may plano siya sa atin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a bright future. Ibig sabihin, may plano siya. Ayan. Bago pa man tayo nilikha dito, may plano na siya. Ayan. Kaya ngayon na plano, nandito na yung company Tao Elevate. Kaya ngayon, sumunod naman tayo. Diba? Ibig sabihin, lahat yan nakahanda, nakaplano ang bawat bagay-bagay. Ayan. Kaya maniwala ka sa Creator o ano mang pinapiniwalaan mo. Ay Allah, ay God. Kaya maniwala ka na itong opportunity na to binigay niya para sa'yo. Tama? Ayan. San pa? Ayan. Next. Dito, kailangan mo ng commitment. Ayan. Kailangan mo maging committed dito sa negosyo natin. Kasi bakit? Sabi niya, commitment is an act, not a word. Right? So, hindi po siya salita lang. Okay? Madali po dito na magsabi na, oh, mag-forgood ako. Madali po magsabi na mag-forgood ako sa mga FW. Madali magsabi. Pero, hindi yun, ano, hindi basta-basta na mag-forgood lang. Alright? Madali magsabi. Mag-full-time ako. Alright? Pero, ang hindi madali, yung kaya mong ipaglaban, yung decision mo, yung commitment mo. Tama?
madali, pumasok lang dito. Pero yung hindi madali, yung talagang kaya mong ipaglaban. Tama? Kasi ito, long-term journey yung pinasok mo. Tama? Ang importante dito, ano ba yung taya mo dito? Marami ka kasi ditong isa-sacrifice. Kung ano yung commitment mo dito, ang laking sacrifice yung pwede mong itaya para dito sa ginagawa mo. Tama? Ano yung mga yon? Sacrifice. Sacrifice muna sa family. Tama? Huwag mo lang umuwi. Tama? Ako, hindi ako umuwi muna ilang 2 years. Oh, diba? 2 years. Oh. Yun, mga sacrifice. Mga okasyon, di ba? Dami nag-i-invite na okasyon. Ganito, party-party. Sacrifice. Kung talagang commitment committed ka dito sa negosyo, kung gusto mo na mas mabilis, mag-grow, maka-build ng grupo, at makuha mo yung mga goals mo. Kailangan mo na itaya yung anong sacrifice mo yan. Tama? Kasi kung dito ka lang din, pabanjing-banjing, wala din. Yung oras, tumatakbo yan eh. Tumatanda tayo, tama? So, yung oras, tumatakbo, yung goal mo, hindi pa nakukuha, di ba? So, kailangan natin na maging committed. Kailangan mo na isacrifice muna yung mga yan. Yung tulad ng sinito yung mga mahilig sa online games. Yan. Kailangan mo sacrifice yan. Sacrifice mo yung mga yan. Yung date. Yan. Sacrifice mo muna. Huwag muna mag-date-date. Kasi wala kang pan-date. Tama? Sacrifice mo muna yung pasyal-pasyal. Tama? Kailangan mo maging commitment dito. Maging committed. Yan. Kasi action po yan. Gagawin mo talaga yung paninindigan mo yung pinasok mo ng negosyo. Kasi bakit? Gusto mo maging success. Ang sabi kanina, ang success is para sa mga deserving. Tama? Kasi hindi mo makukuha yung success kung hindi ka seryoso dito. Tama? Ngayon, ang babata niya pa. Oh. Sino dito ang pinakamabata dito? Bata. Ilan taon? Ano, parang grade 2 pa ito eh. Huh? Ilan taon yan? 9? Akala ko 9. Ilan taon? 18? 18? Grabe, no? Palakpakan naman natin itong dalawa. Ang bata nandito, nagte-training. Imagine. Grabe, nakaka-inspire naman. Ang bata, ngayon na, dapat nandyan, tulog na yun eh. Diba? Nasa bahay na yan, yung ganyang bata. Diba? Nakatulog na yan eh, mahilig na yan. Diba? Pero imagine mo, anong oras na nandyan, nagtitraining, ibig sabihin, committed siya sa ginagawa niya, na natututo. Tama? Ano pa sa sacrifice mo dito? Marami ka talaga isa-sacrifice dito. Mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Ayan. Isa yan sa akin, sacrifice ko. Ayan nga, yung family. Ayan. Pasyal-pasyal. Pero ngayon, makakapasyal kami sa Boracay sa Linggo. Yeah. Ayan. Ano next? Discouragement. Ayan. How to rise above discouragement. Ang discouragement, hindi po yan, ano, normal po yan, yung discouragement. Walang tao na hindi na-discourage dito. Tama? Meron ba? Meron bang taong hindi na-discourage? Wala. Ang mahalaga, paano mo malampasan, malabanan yung discouragement? How to rise above discouragement? Ayan. Kasi dito, marami, abang sineshare mo dito, pwede kang sabihan ng tita mo, yung family mo, classmate. Naku. Sine mo yung opportunity? Sabi niya, mauna ka na dyan, Brad. Ngayon, siyempre, sabihin natin, yumaman ka na o naging successful ka na dito. Tapos balikan mo, sabi mo, Brad, sama ka na. Billionaire circle na ako. Sabihin niya, nauna ka na kasi. E sinusundo na nga kita eh. Di ba? Kailangan mo na ipaglaban. Huwag ka magpa-discourage. Tama? Kailangan mo nalabanan yon. Ito ang sabi. Ayan. Do not entertain negative thoughts. Avoid talking to negative stealers. Kasi bakit? The moment na ine-entertain mo yung mga negative, yung mga news,
Yung mga, lahat ng mga kwentuhan, ng mga negative, di ba? Sino dito yung nakaranas na nakarinig ng mga trainings dito, tapos umuwi dun sa family nila, naranasan niya yung kwento nila dun sa barangay or sa family, panay negative yung kwentuhan, tapos parang naiirita. Meron ba dito? Ayan. Ako, experience ko. Noong nandito, na-training ako, umatin ako ng mga trainings, pag-uwi ko doon, yung kwentuhan nila, kwentong kung ano-ano dyan, mga buhay-buhay ng mga negative, nakakairita ba? Diba? Parang sabi ko, tabi na nga ako. Diba? Aalis ka doon eh. Kasi alam yun, yung isang upline namin, dati, kapag nagkukwento ako sa kanya, okay, umaalis. Kasi bakit? Ayaw niyang i-entertain yung negative na mga kwento, na mga usapin. Kasi bakit? Mahawa siya eh. Madedegrade siya eh. Imagine mo, kapag ikaw, bago ka pa lang, tapos may nakukwento ng mga negative, sumasaw-saw ka pa, naku, mas lalo kang madegrade. Kailangan mo na umalis doon, huwag mong entertain. Kasi bakit? Negative na nga eh. Buti kung nakakatulong sa'yo. Diba? Huwag mong entertain yung mga negative na bagay-bagay, mga usapin. Kapag alam mo na negative na, nakinig mo na hindi maganda, okay lang na umalis doon sa usapin. Okay lang yun. Importante, ikaw, yung para sa sarili mo iniisip mo kasi hindi nakakatulong sa'yo. Diba? Avoid talking to the rim stealers. Yan. Sino-sino mga yun? Yan. Eto, mga relatives. Yan. Friends. Ang dami. Yan. Oh, asawa. May asawa. Diba? So, avoid mo na makinig sa kanila. Tama? Kasi bakit? Ikaw nga to eh. May pangarap ka, gusto mong kunin. Pero ang dami nila, gusto kanilang pigilan. Tama? Mga negative mga yan, pigilan ka para makuha mo yung pangarap mo. So, wag mong pakinggan. Wag mo silang entertain. Kasi bakit? May pangarap ko eh. Sila, kahit ano-ano lang eh. Diba? Ano-anong kwento. So, para makaiwas ka dyan, talagang wag mo silang entertain. Wag mong pakinggan. Kasi bakit? The moment na nakinig ka sa mga dream stealers, sabi ng mentor ko, sabi niya, huwag na huwag kang makinig sa tao na nag-a-advise sa'yo. Sabi niya, ano sa akin? Na yung buhay niya is hindi mo naman gusto. Tama? Sabi niya, makikinig ka kung gusto mo ng mas magandang buhay, makinig ka sa nag-a-advise na mas maganda yung buhay kaysa sa'yo. Tama? So, yun yung magiging ikaw. So, kailangan mo na huwag i-entertain talaga yung mga negative na yan. Kasi bakit? Ikaw yung mananakawan ng pangarap. Tama? Yan. Palakpak naman, palakpak. Alam mo, clapping is a positive energy. Yan, lumalabas yung mga negative na espiritu rito. Diba? Kaya dito, kailangan mo na i-adapt yung kultura na yun, clapping, 1,000,000, di ba? 2,000,000. Kailangan mo na i-adapt yun the moment na yung hindi ka nagsasawa sa ganon, yung kultura, kahit pa ulit-ulit, okay? Kahit pa ulit-ulit yung hindi ka nagsasawa, naku, clap na naman. Di ba? The moment na ikaw ng ganon, madali ka mawala dito pag nagsawa ka sa kultura. Kasi ito, diba? Weekly, daily, may training. So, kailangan mo na ma-adapt din yun. Right? Kasi the moment nandito ka, positive energy nandito. Tama? So, ang labanan kasi sa labas. Right? Sa labas yung labanan. Right? Next! Pakibasa. Yeah. Excitement. Yeah. Kailangan mo dito na matutunan din maging excited. Di ba? Excitement. Kailangan mag-focus ka doon. Kasi bakit? Excitement is a positive. Alam niyo po, ako, hindi ako pala kwento, pala tawa. Yung ganun ba? Kalala ko ni Boss Sunny, tinatawa. Pati si Apnaulan, sabi niya, ngayon ko lang narinig si Robert na nagsalita. Sabi niya, kasi hindi ako pala kwento, pala tawa. Pero dito sa negosyo natin, kailangan mo matutunan na maging excited, mag-smile. Di ba? Oh. May kumindot po, sabi niya.
Kailangan mo matutunan dito na mag-smile. Kasi yung smile yan, nakakahawa. Tama? Hindi pwede na nag-share ka ng opportunity. Friend, ang ganda ng products natin. Alam mo, nakakatulong to sa may rayuma. Di ba? Kailangan excited ka. Kasi bakit? Ang ganda ng sineshare mo na opportunity. Dapat yung gigil ka, makita niya sa'yo na seryoso ka na sineshare. Di ba? Example din. Sahab, di ba? Sahab po, ito madalas, experience ko din. Sahab namin, meron kami doon, ano, yung joker. Alam mo yun? Meron ganun, joker. Minsan, tahimik. Hang tahimik. Maya-maya, merong sumigaw. Nag-joke. Yes! May 7S ako. Di ba? So, ibig sabihin, nagising na naman yung, ano, yung mga kasama, di ba? So, ibig sabihin, isa yun sa kailangan mo na mag-excited ka. Excited ka. Napatingin siya eh. Sabi, totoo kaya? Di ba? So, kailangan mo doon, positive energy yun, yung magiging excited. Tama? Isa rin dito is yung pagiging grateful mo. Kailangan mo na maging mapagpasalamat. Tama? Yan. Katulad nito. Yan. San? Yan. Diba? Excited siya matuto. Diba? Oh, diba? Katulad yan. Kigil na kigil. Diba? Sabi niya, kailangan ganyan. Naka-smile lagi. The moment ginagawa mo yung negosyo, kailangan mo na masaya. Kailangan mo masaya ang ginagawa yung negosyo kasi, syempre, hindi pwede na sasamahan ka ng, ano, ng malungkot kung ikaw ay malungkot din. Tama? Pag masaya ka, sasamahan ka din masaya. Tama? And syempre, lahat tayo gusto ng masaya, di ba? Kailangan mo maging excited sa ginagawa mo. Kasi bakit? The moment na hindi ka na excited dito, hindi mo mahal yung training, wala na. Pumasok ka lang dito, wala. Paglabas mo, wala kang natutunan. Tama? Andito ka lang, nakikinig, nakikipalakpak, pero paglabas mo, wala na. Bagsak na naman yung tuka. So kailangan mo, excited lagi. Yan. Kamamaya, paglabas mo dyan sa jeep, tapos nakasamit ka sa jeep, na ganyan. Uwi na naman. Diba? Kailangan, kahit dun sa pagsakay mo, hanggang sa pauwi, excited ka pa rin. Gagawin mo yung business. Kasi kung ngayon lang dito, kasi dun sa labas kasi yung field natin, di ba? Sa labas, hindi dito. Okay, nandito tayo. Nakikisalamuha tayo, excited tayo, nakakausap natin yung mga cross lines, yung mga uplines. Pero ang labanan, pag nandun tayo sa labas, kailangan na excited ka pa rin. Kaya dapat, mahal mo yung ginagawa mo. Mahal mo yung trainings. Tama? Katulad nito. Yeah. Ay, sabi niya. Ayan. May natutunan? Yes! Kailangan na excited lagi. Ayan. Sabi niya sa umaga, kailangan daw, pag umaga, meron tinuro sa amin eh, dati na ano, pagkagising sa umaga o bago matulog, magsulat ka ng at least tatlo na pasasalamatan mo. Tama? Nakakatulong po yun. Sa positive yun. Sabi mo, ano yung isulat mo? Isipin mo ano yung mamaya pag uwi mo. Susulat mo yung tatlo na papasalamatan mo. Okay? At pag gising mo, papasalamat ka din kahit at least tatlong papasalamatan mo sa pagkagising mo. Ang ganda po ng umaga. Di ba? Kailangan mo magpasalamat. Ayan, thank you Lord sa bagong umaga. Ayan, salamat sa kalakasan. Di ba? Salamat sa mga makakausap ko na naman ngayong gabi. Masisiran ko ng opportunity. Di ba? At kung sa ano pa yung pagpapasalamat mo, kasi positive po yun. Excited ka na gagawin negosyo. Tama? Tama ba? Ayan. Try nyo yun. Try nyo. Right. Next. Ayan. Malapit na tayo. Ayan. Focus. Ayan. Alright, focus. Kung ano yung pinopokusan mo dito, yun yung magiging result mo. Kung nakapokus ka sa jowa, ang resulta? Hindi na jowa, asawa na. Tama? Kaya focus ka dito sa negosyo.
nag-focus ka dito sa tao elevate, huwag ka nang sisilip-silip sa iba. Tama? Kasi nandito ka na eh. Kailangan mo na makapag-focus para makuha mo yung gusto mo. Ha? Huwag ka nang tumingin sa iba. Kung meron ka na, huwag na huwag ka nang tumingin sa iba. Meron ka nang tao elevate, huwag ka nang tumingin sa iba. Parang yun, jowa mo. Yan. Siyempre, kailangan mo mag-focus sa isa. Alright? Hindi pwede na mamangka ka sa dalawang ilog. Di ba? Hindi pwede. Sabi nga dito, you cannot serve two masters at a time. Tama? Hindi mo kayang i-drive yung dalawang sasakyan. Isa lang. Kaya mag-focus ka kung ano yung ginagawa mo. Mag-focus ka sa activity mo, sa ginagawa mo, kung paano mo mapalaki yung grupo. Tama? Doon ka mag-focus kasi doon ka magkakaresulta. Tama? Mag-focus ka kung ano yung alam mo na makakatulong sa'yo sa negosyo mo. Kung ano yung gusto mong i-enhance sa'yo, sa sarili mo, focus ka. Siyempre, kasi kung ano yung pinopokusan mo nga, sabi niya, yun yung makukuha mo. Tama? Kasi maraming distraction. Maraming distraction sa labas. Tama? Pag-uwi mo. Okay? Pag-uwi mo, instead na yung gagawin mo dapat, pag-uwi mo, ayan, kung ano yung nakasaad doon na gagawin mo, iba yung ginawa mo. Ibig sabihin, na-distract ka, nabawasan yung activity mo doon sa dapat mong gawin. Na-defocus ka. Instead na ito yung oras, tapos gagawin mo, hataw ka na, ngayon, namasyal ka muna doon sa tindahan, kung saan-saan, di ba? So, ibig sabihin, na-defocus ka na naman, nabawasan yung dapat mong gawin. Kaya dapat, kung talagang seryoso ka, mag-focus ka kung saan mo gusto magka-resulta. Tama? Yan. Focus. Huwag ka mag-focus sa katabi mo. Yan. Huwag mo siyang istorbohin kasi natututo at nakikinig. Tama? Mag-focus ka sa goals mo. Yan. Basta yon. Mag-focus ka sa gusto mong pangarap mo. Yan. Alright. Malapit na tayo. Ayan. Mag-focus ka sa goals mo. Ayan. Kailangan mo dito magkaroon ng goal. Ayan. Ano ba yung goal mo dito? Ayan. Ano yung goal mo? Ayan. Maging successful. Ayan. Ang goal mo, kung ano yung goal mo dito, dapat yan specific. Ayan. Hindi pwede na ang goal mo, barko ka agad. Hindi pwede. Kailangan measurable, attainable, yung kaya maabot. Alright? Ayan. Relevant and timely. Ibig sabihin, makatotohanan at meron time bound. Tama? Hindi pwede na yung suntok sa buwan, yung impossible. Yung goal mo, magsimula, meron kasi tayong goal na yung short-term goal, meron long-term. Tama? So, importante dito, yung goal mo na makuha mo yung talagang ginugol mo na makuha. And huwag mong babaguhin doon. Huwag mong babaguhin hanggat hindi mo nakukuha. Tama? Sabi nila, hanggat hindi mo nakukuha yung goal mo na naisulat mo, di ba? Sino dito may mga dream board? Ayan. Dream board. Yung wala, magpaturo kayo paano gumawa. Kasi nakakatulong yung dream board. Ibig sabihin, nakikita mo yung goals mo. Tama? Nakikita mo kung ano na ba yung nakuha mo, anong level na. Diba? Nakuha ko na ba yung one star? Diba? Kung dati, bago ka pa lang, goal mo, one star. Ayan, mag-enroll ka muna sa elite. Tama? Sino dito yung mga elite? Ayan, basta elite. Malupit. Diba? So yun, i-goal mo, step by step yan. At syempre, goal mo din, huwag kang sasablay sa posting ng Napoleon Hill. Tama? Kasi kahit na hit mo yung goal mo, hindi ka mare-recognize. Tama? Kailangan na yung goal mo, kompleto, makuha mo talaga. At huwag na huwag mong papalitan. Ayan. Ano pa? Next. Ayan, skills. So dito, ang skills, madali mo lang makukuha pag okay ka na, okay yung attitude mo. Kahit wala kang skills, hindi ka marunong mag-present bago ka pa lang. Okay? Bubulol-bulol ka katulad ko. Okay lang yan. Tuloy mo lang. Mag-practice ka. Next na inassign ka ng task, ikaw mag-host, ikaw mag-talk ng EVP sa grupo nyo. Sige lang,
Kasi darating yung time, napapractice mo yan, skills na yan. Kung dati, nagpipresent ka, kulang. Alright? Or hindi mo nakuha yung tamang presenta sa guest mo. Tama? Ma-enhance mo yung skills na yan basta okay yung attitude mo. Tama? Sabi nga kanina, kapag okay yung attitude mo, susunod na lang yung skills. Paano mo makukuha yung skills na yan? Sa pag-attend ng mga trainings, tama? Makukuha mo yan. Attend ka ng attend ng trainings, sunod-sunuran ka sa mentor and coach mo. Kasi bakit? Lahat ng mga speaker na tumatayo dito, meron at meron kang makukuha na learning sa kanila. Maliban sa learnings, yung skills, yung gusto mong skills, ma-enhance yan. Darating yung time, yung ginagawa nila, ginagawa mo na rin. Tama? Basta okay yung attitude mo. Ayan. Then, sabi niya dyan, be humble and teachable and always keep learning. Ayan. Gusto niya ng kwento? Yes! Yung totoo? Yes! Ayan. Meron akong kwento. Ayan. Sino may gusto ng kwento? Sinong gusto maging sasakyan? Meron pa rin. Ayan. Ito yung kwento. Ayan. Itong kwento na to, merong maglolo. Right? Itong maglolo na to, siyempre yung lolo, meron siyang apo, lalaki. Itong lolo na to, isa siya sa napakahusay na manghuhula dun sa kanilang lugar. So, di ba? Nakakawaw yun, napakagaling, napakahusay. Di ba? Kahit anong ipahula mo sa kanya, talagang mahuhulaan niya. Oo. Kasi napakahusay nga. Ngayon, isang araw, naglalakad yung mag-apo dun sa kanilang field, sa bukid nila. Ngayon, etong apo na to, nakahuli ng maya. Yan. Yung maya, hindi yung river maya, yung maya ibon sa bukid. Yung maya na yon, syempre, nahuli niya. So, buhay, hawak-hawak niya. Ngayon, umuwi sila sa bahay, yung maglolo. Ayan. Ngayon, sabi, habang naglalakad sila, sabi ng yung batang apo, sabi niya, "Lo, meron akong kwento mamaya." Sabi niya, "Ano yun?" Mamaya pag-uwi natin. So, nakarating na sila sa bahay. Ngayon, sabi ng apo, sabi niya, "Lo, di ba ikaw yung pinakamahusay na manghuhula dito sa lugar natin?" Sabi niya, "Oh, bakit? Meron ka bang papahula sa akin?" Sabi niya, "Meron. Gusto kitang subukan." Ayan. Ngayon, sabi niya, "Sige." Sabi ng apo, "Kasi kanina, nahuli ko yung ibon dun sa bukid. Ngayon, papahula ko sa'yo." Ngayon, hawak ng bata yung ibon. Nandito sa kanyang likod. Ayan. Siyempre, andyan sa harap niya yung lolo, nakaupo. "Lo, eto, tatanungin kita. Kung etong maya na hawak ko, huhulaan mo kung buhay o patay." Tama? Sabi ng lolo. Sige. So hawak niya. Nakatago yung maya. Ngayon, sabi ng lolo, "Alam mo, iho, yung kanyang apo, alam mo, apo, hindi ko masasabi kung yung maya na yan na hawak mo, kung patay o buhay kasi hindi ko alam." Tama? Ngayon, di ba ikaw yung napakahusay na manghuhula? Sabi ng apo, "Oh, apo, ako. Pero, mang masasabi ko, kasi pag sinabi ko na patay ang maya, sigurado, uunti-unti mo napisilin yan hanggang mamatay." Oh, tama? And then, pag sinabi ko naman na buhay yan, syempre, luluwagan mo yan para hindi mamatay yung maya. Ngayon, sabi ng apo, tanong, anong moral lesson doon? Wala lang. Natulala yung iba. Sabi, ano yun? Wala lang. So, ang moral lesson doon, ang moral lesson doon is, ano, ang pangarap mo, andito ka ngayon, ang pangarap mo
Ikaw yung makakapagsabi, ikaw yung makakapagsabi sa pangarap mo kung bubuhayin mo o papatayin mo. Tama? Kaya ikaw at ikaw, kung gagawin mo yung negosyo para mabuhay yung negosyo. Tama? Ikaw yung makakapagsabi at darating yung time, buti na lang. Nabuhay ko yung pangarap ko. So this is Robert Dulnuan and thank you. Pero selfie tayo, selfie. Alright, so okay lang, babigyan natin ng bilyon-bilyon palakpak para kay Sir Robert Dulnuan. Ayan. So picture na tayo, picture. Tingin muna sa camera, huwag mo nang lalabas. Tingin dito, turo, turo.